The Holy Bible. Reading Plan, 59th Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 19 to 22, Psalm chapter 6, and Luke chapter 10. Deuteronomy chapter 19. Ang mga lungsod na tanggulan. Ika-19 na kabanata. Kapag nilipol na ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga mamamayan na ang mga lupain ay ibinibigay niya sa inyo, at kapag napalayas na ninyo sila, at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, pumili kayo ng 3 lungsod na tanggulan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo. Hatiin ninyo sa 3 distrito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na may 1 lungsod na tanggulan sa bawat distrito. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon, para ang sino mang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa ng hindi sinadya, at hindi dahil sa galit, makakatakas siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan para mangahoy kasama ang kanyang kapitbahay at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya at namatay ito, pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya at mapatay siya. Pero hindi siya dapat patayin dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. Ito ang dahilan kung bakit ko kayo inuutusang pumili ng 3 lungsod na tanggulan. Palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo, ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos, kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at mamuhay kayong lagi, ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumawak na ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng 3 pang bayan na tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana, at para hindi na kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay. Ngunit kung ang isang tao ay napopuot sa kanyang kapwa, at inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan, kailangang ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Huwag kayong maaawa sa kanya. Kailangang alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. Ang hangganan ng lupa. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin, huwag ninyong nanakawin ang lupain ng inyong kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng kanyang lupain na inilagay noon ng inyong ninuno. Ang mga saksi. Huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangang may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, patatayuin silang 2 sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. Dapat itong imbestigahang mabuti ng mga hukom. At kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pambibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan ng parusang dapat sana ay sa taong pinagbintangan niya. Sa pamamagitan nito,
mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Matatakot ang makakarinig nito at wala nang gagawa muli ng masamang gawang ito. Huwag kayong magpakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin. Kung nambali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya. Deuteronomy chapter 20. Ang mga kautusan tungkol sa digmaan. 20 kabanata. Kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas marami ang mga kabayo, karwahe at sundalo ng inyong kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna ang pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, "Makinig kayo, o mamamayan ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo, at pagtatagumpayin niya kayo." Pagkatapos, ganito dapat ang sasabihin ng mga opisyal sa mga sundalo. Sino man sa inyo ang may bagong bahay na hindi pa naitatalaga, umuwi siya, dahil baka mapatay siya sa labanan, at ibang tao ang magtalaga ng bahay niya. Kung mayroon sa inyong nakapagtanim ng ubas, at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga nito, umuwi rin siya, dahil baka mapatay siya sa labanan, at ang ibang tao ang makinabang nito. Kung may ikakasal sa inyo, umuwi siya, dahil baka mapatay siya sa labanan, at ang ibang tao ang pakasalan ng kanyang mapapangasawa. Sasabihin pa ng mga opisyal, kung mayroon sa inyong natatakot o naduduwag, umuwi siya, dahil baka maduwag din ang mga kasama niya. Kapag natapos na ng mga opisyal ang pagsasabi nito sa mga sundalo, pipili sila ng mga pinuno para pamahalaan ang mga sundalo. Kung sasalakay kayo sa isang lungsod, bigyan nyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Kapag sumuko sila at buksan ang pintuan ng kanilang lungsod, gawin nyong alipin silang lahat at pagtrabahuhin para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, kundi makikipaglaban sila sa inyo, salakayin ninyo sila. Kapag sila'y natalo na ninyo sa tulong ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga lalaki. Ngunit maaari ninyong bihagin ang mga babae, mga bata, at ang mga hayop, at maaari ninyong samsamin ang lahat ng ari-arian na nasa lungsod. Gamitin ninyo ang mga samsam na ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos mula sa mga kaaway ninyo. Gawin lang ninyo ito sa mga lungsod na hindi bahagi ng lupaing sasakupin ninyo. Pero patayin ninyong lahat ang tao sa mga lungsod na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Lipulin ninyo ang lahat ng Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo bilang handog sa Panginoon na inyong Diyos ayon sa kanyang iniutos. Sapagkat kung hindi, tuturuan nila kayo ng lahat ng kasuklam-suklam na gawa na ginagawa nila sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos, at dahil dito'y magkakasala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Kung matagal ang inyong pagsalakay sa isang lungsod, huwag ninyong puputulin ang mga punong namumunga. Kainin ninyo ang mga bunga nito, pero huwag nga ninyong puputulin, dahil hindi ninyo sila kalaban na inyong lilipulin. Pero maaari ninyong putulin ang mga puno na walang bunga o walang bunga na maaaring kainin, at gamitin ito sa pagsakop sa lungsod hanggang sa maagaw ninyo ito. Deuteronomy chapter 21. Ang hindi pa nakikilalang mamamatay tao. 21 kabanata.
Kapag naroon na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo, at may nakita kayong bangkay ng tao at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay dito, dapat sukatin ng mga tagapamahala sa inyo kung aling bayan sa palibot ang pinakamalapit kung saan natagpuan ang bangkay. Pagkatapos kukuha ang mga tagapamahala ng bayang iyon ng dumalagang baka na hindi pa nakakapagtrabaho o nakakapag-araro. Dadalhin nila ito sa lambak na palaging dinadaluyan ng tubig, na ang lupa doon ay hindi pa naaararo o natataniman, at doon nila babaliin ang leeg ng dumalagang baka. Dapat ding pumunta roon ang mga pari na mula sa lahi ni Levi, dahil pinili sila ng Panginoon na inyong Diyos na maglingkod at magbigay ng basbas sa pangalan ng Panginoon at magdesisyon sa lahat ng kaso. Pagkatapos ang lahat ng tagapamahala ng bayan sa pinakamalapit na lugar kung saan nakita ang bangkay ay maghuhugas ng kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa lambak. At sasabihin nila, "Hindi kami ang pumatay at hindi rin namin nakita kung sino ang pumatay. O Panginoon, patawarin niyo po ang mga mamamayan ninyong Israelita na inyong iniligtas sa Ehipto. Huwag niyo kaming panagutin sa kamatayan ng inosenteng taong ito. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi na kayo pananagutin ng Panginoon sa pagpatay, dahil makikita niya na matuwid kayo." Ang pag-aasawa ng bihag na babae. Kung nakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway at ibinigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos at binihag ninyo sila, at ang isa sa inyo ay nakakita ng magandang babae sa mga bihag at nagustuhan niya ito at gusto niya itong mapangasawa, dadalhin niya ang babae sa kanyang bahay at kakalbuhin ang ulo niya, puputulin ang mga kuko at papalitan ang suot niyang damit ng binihag siya. Dapat magpaiwan ang babae sa bahay ninyo sa loob ng isang buwan habang nagluluksa siya para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, maaari na siyang maging asawa. Pero kung sa bandang huli ay mawalan ang lalaki ng gana sa babae, dapat niya itong payagang pumunta saan man gustuhin ng babae. Hindi na siya dapat pang ipagbili o gawing alipin dahil siya'y ipinahiya niya. Ang karapatan ng mga panganay. Kung may isang lalaki na dalawa ang asawa at mahal niya ang isa pero hindi ang isa, at may mga anak siya sa dalawa, at kung ang panganay niyang lalaki ay anak ng asawa niyang hindi niya mahal, kapag hahatiin na niya ang kanyang ari-arian, kailangang ang parte na para sa panganay na anak ay huwag ibigay sa anak ng asawa niyang minamahal. Dapat niya itong ibigay sa panganay kahit na hindi niya mahal ang ina nito. Kailangan niyang kilalanin na panganay niyang anak ang anak ng asawa niyang hindi minamahal. Ibibigay niya sa kanya ng doble ang bahagi ng ari-arian niya dahil siya ang naunang anak at may karapatan siyang tumanggap ng kanyang bahagi bilang panganay na anak. Ang hindi matapat na anak. Kung ang isang tao ay may anak na lalaki na matigas ang ulo at suwail, na ayaw makinig sa kanyang mga magulang kapag siya'y dinidisiplina, dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa mga tagapamahala doon sa pintuan ng bayan. Sasabihin nila sa mga tagapamahala, "Matigas ang ulo nitong anak namin at rebelde siya. Hindi siya sumusunod sa amin. Gastador siya at lasenggo." Pagkatapos, dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Kung marinig ito ng lahat ng Israelita, matatakot sila. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ang iba pang mga kautusan. Kung ang isang tao ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa isang krimen na ginawa niya at ibinitin ang bangkay niya sa puno, hindi dapat umabot hanggang umaga ang bangkay niya roon. Dapat ninyo itong ilibing sa araw ding iyon, dahil ang sinumang ibinitin sa puno ay isinumpa ng Panginoon. Kung hindi ninyo ito ililibing sa araw ding iyon, madudungisan nito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana ninyo.
Deuteronomy chapter 22. Ikadalawamput dalawang kabanata. Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa, huwag ninyo itong pababayaan. Sa halip, dalhin ito sa may-ari. Pero kung malayo ang tinitirhan ng may-ari o hindi ninyo alam kung kanino ito, iuwi muna ninyo ito. Kapag hinanap ito ng may-ari, saka ninyo ito ibigay sa kanya. Ganito rin ang gagawin ninyo sa asno, o kasuotan, o anumang bagay na nawala sa inyong kapwa. Huwag ninyo itong babaliwalain. Kung makita mo na ang asno o ang baka ng iyong kapwa ay nabuwal sa daan, huwag mo itong pabayaan. Tulungan mo ang may-ari para itayo ito. Hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Kung may makita kayong mga pugad ng ibon sa tabi ng daan, sa punong kahoy o sa lupa, at ang inahin ay nakaupo sa mga itlog o sa kanyang mga inakay, huwag ninyong kukunin ang inahin kasama ng mga itlog o mga inakay. Maaari ninyong kunin ang mga itlog o mga inakay, pero kailangang pakawalan ninyo ang inahin para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. Kung magpapatayo kayo ng bahay, lagyan ninyo ng rehas ang palibot ng inyong patag na bubong para wala kayong pananagutan kung may mahulog mula sa bubong ninyo at mamatay. Huwag kayong magtatanim ng ibang binhi sa ubasan. Kung gagawin ninyo ito, magiging pag-aari na ng templo ang bungang itinanim ninyo at pati na rin ang bunga ng inyong ubasan. Huwag ninyong pagpaparisin ang baka at ang asno sa pag-aararo. Huwag kayong magsusuot ng damit na ginawa sa dalawang klase ng tela. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na gilid ng balabal na damit ninyo. Ang kautusan tungkol sa dangal ng babae. Kung napangasawa ng isang lalaki ang isang babae, at pagkatapos nilang magsiping ay inayawan ng lalaki ang kanyang asawa, at pinagbintangan niya ito, at sinabi niya, "Natuklasan kong hindi na birhen ang aking asawa nang sumiping ako sa kanya." Pupunta ang magulang ng babae sa mga tagapamahala doon sa may pintuan ng bayan. Magdadala sila ng ebidensya na birhen ang anak nila. At sasabihin ng ama ng babae sa mga tagapamahala, "Ipinakasal ko ang anak ko sa taong ito, at ngayon nagagalit siya sa anak ko. Pinagbibintangan niya ang anak ko na hindi na siya birhen ng mapangasawa niya. Pero heto ang ebidensya na birhen ang aking anak." At ipapakita ng magulang sa mga tagapamahala ang sapi ng mag-asawa na may dugo. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga tagapamahala ang lalaki at parurusahan. Pagmumultahin siya ng 100 pirasong pila at ibibigay ito sa ama ng babae. Dahil ipinahiya niya ang isang birheng Israelita at dapat ay huwag niyang hihiwalayan ng babae habang nabubuhay siya. Pero kung totoo ang bintang at walang makitang ebidensya na birhen ang babae, dadalhin ang babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama at doon babatuhin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapid habang nasa puder pa siya ng kanyang ama. Ang kautusan tungkol sa pakikiapid. Kung nakiapid ang isang lalaki sa isang babaeng may asawa, dapat napatayin silang dalawa. Sa pamamagitan nito mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung ang isang lalaki ay nakiapid sa isang dalagang malapit ng ikasal, at nangyari ito sa isang bayan, dadalhin silang dalawa sa pintuan ng bayan at babatuhin hanggang sa mamatay. Papatayin ang babae dahil kahit na naroon siya sa bayan, hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Papatayin din ang lalaki dahil nakiapid siya sa babaeng ikakasal na. Sa pamamagitan nito mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ngunit kung ang babaeng ikakasal na ay pinagsamantalahan ng lalaki sa labas ng bayan, ang lalaki lang ang papatayin. Huwag ninyong sasaktan ang babae.
hindi siya nagkasala at hindi siya dapat parusahan ng kamatayan. Ang kasong ito ay katulad ng kaso ng tao na sumalakay sa kanyang kapwa at pinatay ito. Dahil sa labas ng bayan pinagsamantalahan ang babae, kahit na sumigaw siya para humingi ng tulong, walang makakarinig sa kanya para tumulong. Kung nahuli ang isang lalaki na pinagsamantalahan ang isang dalaga na walang nobyo, magbabayad ang lalaki ng 50 pirasong pilak sa ama ng babae. Dapat niyang pakasalan ang babae dahil kinuha niya ang kanyang pagkababae at hindi niya ito dapat hiwalayan habang siya'y nabubuhay. Hindi dapat makiapid ang anak sa asawa ng kanyang ama dahil kahiya-hiya ito sa kanyang ama. The Book of Psalms, Chapter 6. Ika-anim na kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. O Panginoon, huwag niyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin, dahil ako'y nanghihina na. O Panginoon, ako'y labis na nababagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na ay hindi na kita maaalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi basa ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga mata'y namumugto na sa kaiiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak, narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin. Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway, kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. The Book of Luke, Chapter 10. Ikasampung kabanata. Sinugo ni Jesus ang kanyang 72 tagasunod. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 tagasunod at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at sa iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Marami ang aanihin ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sige, lumakad na kayo. Ngunit mag-ingat kayo, dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Huwag kayong magdala ng pitaka, tag o sandalyas, at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Kung ang nakatira roon ay maibigin sa kapayapaan, mapapasa kanila ang kapayapaang idinalangin ninyo. Ngunit kung hindi, hindi rin nila makakamtan iyon. Manatili kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo, dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. Kapag dumating kayo sa isang bayan at tinanggap kayo ng mga tao, kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Ngunit kung ayaw kayong tanggapin sa isang bayan, umalis kayo at habang naglalakad kayo sa lansangan nila ay sabihin ninyo, kahit ang alikabok ng bayan ninyo na dumidikit sa mga paa namin ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit dapat ninyong malaman na malapit na ang paghahari ng Diyos." Sinabi pa ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom." Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Sinabi pa ni Jesus, "Nakakaawa kayong mga taga-Korazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo,
Matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo para ipakita ang pagsisisi nila. Kaya sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga Tyre at Sidon. At kayo namang mga taga Kapernaum, inaakala ninyong pupurihin kayo kahit sa langit, pero ihuhulog kayo sa lugar ng mga patay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Nakita ko nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Ganoon paman, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo." Napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. Nang oras ding iyon, napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili mga marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa Ama." Humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at sinabi sa kanila ng sarilinan, "Mapalad kayo dahil nakita mismo ninyo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon, pero hindi ito nangyari sa panahon nila." Ang mabuting Samaritano. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." "Tama ang sagot mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, "May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Pinugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko." Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, "Sa palagay mo,
Sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganoon din ang gawin mo. Dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Martha. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Martha ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.